Minsan, lumilihis tayo sa tipo natin sa isang tao. At hindi natin namamalayan na isang araw ay hulog na pala tayo. Itutuloy mo ba ang pagkahulog? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Nea, 27 years old at aminadong maganda. Hindi po yun sa pagyayabang ha, totoo po yun. Isa akong model pero hindi naman ako ganoon kasikat. Madalas ay ini-invite lamang ako sa mga photoshoot ng mga baguhang photographer. Ako yung pinagpa-practisan kumbaga. At isa sa mga photographer na lagi akong ini-invite for photoshoots ay si Primo. 28 years old, yung lalaking hindi naman gwapo pero ang lakas ng confidence. Akala mo siya ang pinakagwapong lalaking humihinga dito sa mundo. Kung hindi lang ito nagbabayad para sa mga photoshoot na ginagawa nito, ay hindi ko siya pag-iinteresang kausapin. Mula nung dumating si Primo sa buhay ko ay hindi na ako nito tinigilan pa, kakapilit sa sarili niya para sa akin. Ako rin lagi ang natatalo sa mga hirit ni Primo, Papa Dudut. Kaya naman hinahayaan ko na lamang siya. Magsasawa rin naman siguro. Pero sa paglipas ng mga araw ay mas kumakapal pa ang mukha niya. Mas lalong pinipilit ang sarili niya para sa akin. Kahit nga ilang beses kong sabihin na may dine-date na akong iba pero ayaw pa rin niyang tumigil. Hanggat hindi pa raw ako kasal ay may pag-asa pa siya. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yon. Hinalikan ko si Primo, Papa Dudut. Hindi na ako nakapag-isipan noon. Masyado akong malungkot at nadala pa ako lalo sa mga pinagsasasabi niya tungkol sa label sa relasyon. Aminado naman akong pampalipas oras lang ako ng dinedate ko. Pero in denial pa rin minsan lalo na kapag nakikita ko kung gaano siya kagwapo. Nawawala lahat ng pagdududa ko. Ang hilig ko kasi sa gwapo kahit na hindi naman ako binibigyan ng label. Ito namang si Primo, willing magbigay ng label, pero hindi ko namang gusto ang mukha at ang ugali niya. Bakit kasi hindi na lang ibigay ng tadhana ang lahat sa isang tao para hindi na ako nahihirapan pa? Ayan tuloy, sa sobrang pagka-frustrate ko ay pinatulang ko na itong si Primo. Hinaligan ko at may nangyari pa sa amin. Aaminin ko na magaling siya, Papa Dudut. Kaya naman naulit ng naulit ang mga pangyayaring yon sa pagitan naming dalawa. Sa tuwing may mangyayari sa amin ni Primo ay tuwang-tuwa ito, Papa Dudut. Ginagalingan masyado eh. Akala niya sa ganitong paraan niya ako mapapa-fall. Akala niya ay may pag-asa na talaga siya sa akin. Pero ang totoo lang ay wala talaga. Kahit na anong gawin ko eh madalas nga eh nakapatay ang ilaw kapag may nangyayari sa amin para hindi ko makita ang pagmumukha niya. Ini-imagine ko na lang yung guy na dinedate ko. Kunwari eh siya yung kasama ko sa kama. Hindi ito alam ni Primo syempre, pero minsan kasi kapag sobrang nagiginhawahan ako ay naisisigaw ko ang pangalan ng guy na dinedate ko. At alam ko na medyo na-hurt si Primo doon at ayaw niya lang sirain ng moment. Kaya naman tinutuloy-tuloy pa rin niya. Mas lalo tuloy niyang ginagalingan. Competitive talaga, Papa Dudut. Pero kinain ko rin ang salita ko. Yung sinabi ko na last na yon ay hindi pa pala. Muli na namang nasundan ang makaramdam ako ng matinding lungkot. Yung dinedate ko kasi, Papa Dudut, noong pumunta ko sa apartment niya ay nakita kong may mga underwear ng babaeng nakasiksik sa kanyang sofa. Totoo nga yung sinasabi ni Primo na ginagamit lang talaga ako nung guy na yon. Hindi na ako magugulat kung marami kaming ginagamit niya. Inis na inis ako sa sarili ko dahil nasa mukha ko na yung mga kadahilanan para hindi ko na ituloy yung namamagitan sa amin, pero mas pinili kong magbulag-bulagan. Sobrang lungkot ko. Bala ko sana noon ay magpakalunod na lamang sa alak. Pero kailangan ko ng kasama. Ayokong mag-isa. Kaya naman tinawagan ko si Primo.
para imbis na uminom ay muling may mangyari sa amin. At bukod nga sa ginagawa namin sa kama ni Primo, aminado naman ako na napapasaya ako sa ibang paraan. Yung pagiging kengkoy nito ang nagustuhan ko talaga. Kahit papaano ay nawawala yung nararamdaman kong lungkot kapag kausap ko siya, Papa Dudut. Pero hindi ko siya gusto ha, malabong malabo yon. Hindi ko talaga maatim ang pagmumukha niya at alam ko kung sakaling may makaalam ng tungkol sa amin ay i-judge nila ko. Sa aming dalawa ako yung lugi kapag nalaman ng lahat kasi hindi siya gwapo. Yun lang talaga yung problema eh. Kung gwapo lang ito tulad noong dating dinedate ko, edi sana in a relationship na kami. Pero hindi eh. Hanggang sa ngayon kapag may nangyayari sa amin ay kailangan kunwaring brownout pa rin para hindi ko makita ang mukha niya na parang pinaglihi sa sama ng loob. Pagkikita namin ng palihim ni Primo para sa alam niyo na. Hanggang doon lang talaga. Ilang beses kong kinaklaro sa kanya na ganun lang ang meron sa amin. Kama lamang ang koneksyon namin pero sobrang confident nito na mafo-fall pa rin daw ako sa kanya. Napapailing na lamang talaga ako. Kung hindi ko lang talaga kailangan ng makakasama, eh matagal ko na siyang dinispatcha. Alam naman niya ang totoong dahilan kung bakit nga kami nasa ganong sitwasyon. Pumayag naman siya pero nitong mga nakaraan ay parang nagde-demand na ito ng isang bagay na hindi ko maibibigay o mas magandang sabihin yung isang bagay na hindi ko gustong ibigay sa kanya. Pinilit ko na lang itulog yung konsensya ko, Papa Dudut. Naawa ko kay Primo dahil gusto lang naman itong itrato ako ng tama. Itrato na parang isang prinsesa na inaalagaan. Papa Dudut, kapag nasa apartment niya kami, sobrang maasikaso niya. Laging nakaredy ang pagkain ko na siya mismo ang nagluluto. Pati sa pag-grocery nito ay lagi akong may pasalubong. Lagi niya raw akong naiisip bilhan ng kung ano-anong gusto at kailangan ko sa grocery tulad ng feminine wash, ng mga tsokolate, face mask at kung ano-ano pa. Lagi nitong sinisiguro na komportable ang stay ko sa apartment niya. Swerte na kung tutuusin at aaminin kong eto ang unang beses na may gumagawa noon para sa akin. Pero hindi ko siya magawang mahalin. Ang laking factor talaga ng itsura niya. Isang malaking harang yon para magkamabutihan kaming dalawa. Ang hirap ng pinasok kong sitwasyon, Papa Dudut. Umalis ako noon sa apartment niya at sinabi ko sa sarili ko na last na talaga pero hindi pa pala. Habang naghihintay ako ng taxi ay paulit-ulit tumatakbo sa utak ko ang mga salitang last na talaga yon. Pero kinokontra ng puso ko ang mga salitang yon hanggang sa namalayan ko na lamang ang sarili ko na bumalik muli sa apartment ni Primo. Oo, Papa Dudut. Last na panggagamit ko sa kanya yon. Yun na yung first ng relasyon namin. Nakakahiyamang aminin pero totoong na in love nga ako kay Primo. Hindi lang dahil sa galing nito sa kama, pero sa galing nito sa pag-aalaga sa akin. Alam kong napakatanga ko kung palalampasin ko pa yon. Sa ngayon, Papa Dudut, ay 2 taon na ang relasyon namin. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ako nitong dinate at hindi ko na rin mabilang kung ilang beses ako nitong napasaya. Basta, ang alam ko ay siya na yon. Si Primo na yon. Siya yun ang last para sa akin. Siya, Papa Dudut, yung gustong gusto kong sinasabihan na last na talaga dahil gusto ko siya na talaga ang dulo ko. Maraming salamat, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Nea.